So today, yung pag-usapan natin, paano mag-develop ng web using PHP. So before that, mayroon tayong mga kailangang install. So first, dapat meron tayong Visual Studio Code, which is na-provide ko na sa first tutorial. Next is, dapat meron tayong XAMPP. Meron tayong live server, so para to sa VS Code natin. And then last is live server for Chrome or kung ano yung ating browser. So later on, explain ko kung ano ang mga purpose nito. First, install natin si Visual Studio Code. So, madali lang, punta lang kayo sa Google. Hanapin nyo lang dito, Visual Studio Code. Okay. Then, click nyo lang to. And after that, click to drop down arrow. So, piliin nyo kung ano ang OS na gamit nyo. Okay. And then, after that, lalabas na download and then click nyo lang sa download. So, sa akin, na-download ko na siya. So, hindi ko na kailangan siyang download. So, ito yung itsura ni Visual Studio Code once na na-download na siya and then install na. So, ayan. Meron na tayong Visual Studio Code. So, next nating i-download is the XAMPP. So, si Visual Studio Code is siya yung magiging text editor natin para makapag-create tayo ng PHP web. So, next is XAMPP. So, lagyan nyo dito, XAMPP. Okay. Click nyo itong XAMPP installer. Then, pili kayo kung ano ang operating system nyo. So, kung muli naman, naka-Windows tayo. And then, click nyo lang si Start Download. And then, after mag-download yan, install nyo lang. So, madali naman mag-install ng XAMPP. Okay? So, paano natin malaman kung meron na tayong XAMPP or na-install na si XAMPP? Dito sa ating search bar, type nyo lang XAMPP. Okay? So, yung control panel. Open nyo to. So, dito, make it sure na XAMPP natin is click nyo yung dalawang start, which is kay Apache at kay MySQL. Para makonnect natin yung ating ginawang PHP file sa ating database. So, click na natin start. And then, start. Okay. So, next is, open natin ang ating Visual Studio Code. So, meron kayo dito makikitang apat na box na isang nakahiwalay. So, i-install natin dito yung ating tinatawag na live server para kay VS Code. So, click nyo lang to. Okay. And then, type nyo dito live server. Click nyo itong naunang live server by Rick Weekday. Siya yung gumawa. Okay, and then click nyo lang ang install. So, antayin nyo matapos mag-install. Mamaya, explain ko kung ano or para saan ba itong live server natin. Bakit meron tayong live server para sa ating Visual Studio Code at bakit meron tayong kailangan natin ng live server para sa Google Code. So, antayin natin matapos mag-install. Ayan, install na siya. So, malalaman nyo kung na-install na siya kasi nakalagay dito. Install na lang. Okay? So, this extension is enabled globally. So, balik tayo dito. Okay? Next is, install natin ang live server sa ating browser which is the Chrome. Okay? So, punta kayo sa Google.
type nyo lang dito live server Chrome extension, then click nito, and then click nyo yung add to Chrome, add extension. Antayin lang natin. Kailangan meron kayong internet para ma-access niyo itong mga extension natin. Okay, so meron na tayo. So, close muna natin to. Close na natin to. Next natin na gagawin is set up natin yung ating folder. Lahat ng files dapat nakasave dito sa ating SAMP folder. Okay, so paano mapunta dito? Punta lang kayo sa this PC natin, sa local disk C. Hanapin nyo lang si SAMP. Okay, so lalabas itong SAMP folder once na-install nyo na ang ating SAMP for database. So open nyo to. Okay, and then punta kayo sa htdocs. Okay, ito open nyo. So create tayo ng folder. So lagay natin, lagyan nyo dito php tutorial. Okay, so pag meron na tayo dito, balik tayo sa ating SAMP. So kailangan natin i-open or malocate yung folder na create natin kanina, which is the PHP. Ito yun, the PHP tutorial. So meron itong shortcut. So open tayo ng file, open folder, and then hanapin natin dito yung ating ginawang folder, which is the PHP tutorial. So click natin to and then select folder. Okay, okay, so ngayon dito na tayo sa ating PHP folder, PHP tutorial folder. So malalaman natin nakalagay dito PHP tutorial. So kung ano yung ginawa niyong folder, dapat ito yung lalabas. So first is gagawa tayo ng click nyo lang tong new file. Okay, gawa tayo ng index.php. So extension natin dito is .php, hindi sa HTML. Okay, so laging .php. Then press nyo ang enter. Okay, okay, so pag meron na tayo nito, gawa mo tayo ng hello world natin. So gawa tayo ng simpleng PHP. Okay, so lagyan natin dito echo. Hello world. Okay, so save natin. So pag natapos na yung ating one line na code, so i-run natin siya. So paano ba natin ito i-run? So open tayo ng browser. Okay, so lagay nyo dito, type nyo localhost / yung pangalan ng folder, php tutorial / index.php. So pwede rin index lang kahit wala ng .php. So press nyo lang enter. Okay, so pansin nyo, lumabas na yung ating first na keynote, which is the hello world natin. So tatan ulit hello dsit. So save natin. So, punta kayo dito, and then refresh. So, nagbabago yung ating content. Okay? Inisin natin ito. So, ngayon, ipapakita ko yung scenario, okay, kung paano natin gagamitin yung ating tatawag na live server. So, for example, dito, palitan natin ng pangalan. Hello, COVID 19. Okay. Then, papansin nyo, kailangan pa nating i-refresh ito para ma-update yung ating content. So, pag na-refresh natin, lalabas yung ating content. Example. Hello, COVID 2019. Okay. So, save natin. Refresh natin. So, lalabas pa lang siya.
So, dito natin gagamitin yung ating live server para hindi natin kailangan mag-refresh. So, meron ditong shortcut paano ma-access yung ating live server. So, press nyo lang Alt L-O. Okay. So, pag-press siya, kailangan lalabas to. May lalabas dito na index.php kasi ito yung ginawa natin. So, dapat ito yung ating IP address, the 127.0.0.1 and then 5500. Okay? Which is, ito yun, ang ating port, the 5500. Ayan, ang ating port. So, after nyan, pag-check nyo, kailangan same sila ng port. 5500, ganun dito, 5500, and then after nyan, close nyo. So, i-add lang natin dito si live server. Pin natin. Okay. So, ito na yung tulong ng ating live server. So, i-click nyo to, live server. So, open natin to. So, dito, ilagay natin yung ating local host. So, HTTP local host, ang pangalan ng ating folder, the PHP tutorial / and then yung ating live server address 127.0.0.1 and then the port 5500 and then click nyo lang ang apply. Okay, so kailangan naka-turn on yung ating live reload. Okay, after nyan, refresh natin. So, kailangan, ito na yung tulong natin PHP. Pag binago ko to, halimbawa, hello, mga COVID. So, save natin. Aha, hindi nagbago. So, check natin yung ating live server. Ito, kulang tayo dito. Then, http/. Apply. Okay, refresh natin. Try natin ulit. Bawa. Hello, mga COVID-19. So, save natin. So, napansin nyo, hindi ko na kailangan mag-refresh. Automatic, nagbabago na itong content natin sa ating browser. So, again, try natin dito. Hello, world. Pag save natin, automatic, nagbabago na siya. So, hindi na natin kailangan mag-refresh. Okay? So, yun ang tulong ng ating live server. So, hindi na kailangan ng refresh. Automatic na siya. Once na nag-save ka sa ating Visual Studio, automatic mag-update na rin yung content ng ating web browser. So, save natin. Automatic nag-update na siya. So, yun po yung tulong ng ating live server. Okay, so para hindi na maging matrabaho, hindi natin kailangan mag-refresh ng refresh. Automatic, once na sinave natin, mag-update na siya. Okay? Okay, so yun po, yun ang tulong ng ating live server. So, hanggang dito lang muna. Sa ating next tutorial, tuturo natin doon mga basic functions pagdating kay PHP. So, thank you. Thank you so much.